The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning. Kakatuwa itong iba natin sa mga suki. Ano? Araw-araw may notebook pa. Three months ang inantay bago natawagan. Kaya nakalista yung aral din ano, na pinag-aaralan. Sabi ko nga po, higit sa lahat ha, the message, no? Ang mensahe po ang pinaka-importante. Brad Jeff, go ahead. Ted, nakakatuwa si Tatay Franklin. Nakita ko yung kanyang notebook. Nakasulat doon sa taas yung Greek word ng happy. Makaryon. Talagang kinlame niya na one day, yes, may experience niyang maging makaryon. Ang galing eh. Greek word yun ang happy. Kaya sinulat pa niya. Galing mo, Tatay Franklin. Saludo ako sa iyo. Yan. Ed. Opo. At sa lahat nga ano, ng ating tagapakinig, gaya ni Jessa, importante po the message. Ha? Yun pong ating panalangin dito. Kasi more than the readings no ng mga words nito po, the spirit no, yung pong mensahe, yung pong ating pinakaimportante ho dito. Kasi maari mong basahin lang ng basahin yan araw-araw, pero importante po nasa sa isip, nasa puso po ang ating pong mensahe. Brad Jeff. Ed, yun ang pagkakaiba rin ng knowledge and wisdom. Yung knowledge po, alam mo yung impormasyon sa isip, yung wisdom, in-apply mo yung iyong knowledge about something. Nakita mo na lason yung nasa baso, may knowledge kang lason yon, hindi mo ininom, yun ang wisdom, okay? Kasi minsan, alam nating mali, ginawa pa rin natin, foolishness naman yon. Alam mo na nga lason, ininom mo pa. So, tama Ted, sinabi mo, hindi lang po inaalam natin at sinasaksak sa isip para kumatawagan tayo. Alam natin yung Bible verse. Huwag lang po sa isip para manalo tayo sa contest. Bumaba po nawa sa puso para maipamuhay. At kahit hindi ka maging contestant, panalo ka pa rin pag naipamuhay mo yan. Happy viewing po kay Marilu at Kaloy Sotelo. Welcome back to the Philippines. Yan po ang mga anak ni Tita Juliet at ang kanyang asawang si Kaloy. DMCI tips. Kahapon po, nag-birthday ang inyong boss. Enrico Wong, happy birthday. Salamat for having me and sharing the word of God sa mga taga DMCI. Happy birthday sa iyo again, Tito Rico. Kahapon, Ted, sinabi ko yung kabutihan ng Diyos ay hindi po yan lisensya para abusuhin. Mabait naman yung Diyos eh. Okay lang tayo magkasala eh. Mapagmahal naman siya eh. Baliktad po. Dapat po yung kanyang kabaitan, kanyang pagiging mapagpasensya ay magdulot sa atin ng takot na one day, mauubos din ang buhay ko, okay? At ako yaharap sa kanya, at kung hindi ako nagbago, malamang hindi pagmamahal ang makuha ko sa Diyos bagkos ang kanyang sumpa. Kaya po, again, yung kabaitan po niya, hinihintay lang niya tayong magbago upang makasama natin siya throughout eternity. Talikuran natin ang ating mga maling gawi. Harapin ang bagong buhay na inaalok ng Diyos. Sabi sa 1 John 1:9, "But if we confess our sins to God, to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness." Ang ganda po ng verse na to. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, kung tayo daw po ay magpapakumbaba at aamin sa ating kahinaan laban sa kasalanan, ang Diyos daw po ay tapat at patas para patawarin tayo, hindi lang sa ilan, hindi lang sa 50%, hindi lang sa 90%, no, sa lahat ng ating mga kasalanan. Lilinisin daw po niya tayo. Minsan po kasi may tendency tayo na tayo naglilinis ng kasalanan natin as if kaya natin. Gagawa ka ng kasalanan, pero gagawa ka ng kabutihan para makabawi. Alam niyo yung mga drug lords, gambling lords, magdo-donate sa kung ano-ano, simbahan, kawanggawa, o at least ha, yung pagnanakaw natin. Kung tiwaling politician, o ayan, nagpasok ako ng batas para makatulong sa mahihirap, pero ninakaw yung kalahati. Sabi ni Lord, parang hindi yata ganun ang labanan. Tayo po'y magpakumbaba, lumapit sa Kanya, at genuinely magrepent, tumalikod sa kasalanan at harapin ang Diyos dahil talaga pong mahirap talikuran ng kasalanan. Kasi yung mga mali mong gawin, nakasanayan mo na, may kalakaran na, lumalapit na lang sa iyo yung illegal na pera, okay? Sinasabi ni Brad Ted minsan, may araw na naniningil lang dyan sa mga sangay ng gobyerno yung mga illegal at mga komisyon na alam nating mali. Parang hirap talikuran, pera na yan eh, tatalikuran mo pa. Pero again din po, warning lang, hindi ngunit nagpapakasasaka sa kasalanan ngayon, pagdating ng paghukom,
eh meron kang pabor na makukuha sa Diyos. Ngayon ang panahon para magsisi, pagtalikod sa kasalanan at yakapin ang kanyang pagmamahal dahil sabi ng Diyos, ang kanyang mga anak, never will I leave you nor forsake you. Ang taong lumalaban ng tapat, hindi po gugutumin ng Diyos. Huwag kang magkalala, hindi kanya pababayaan. Hindi mo kailangan kumita ng illegal, hindi mo kailangan mamuhay ng immoral, hindi mo kailangan sumabay sa agos ng mga taong kriminal para tayo mabuhay dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng buhay na eternal. 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Panginoon, marami pong salamat. Dahil Ikaw ang Diyos na naghihintay lamang ng aming pagtalikod sa kasalanan. Katulad ng prodigal son story, when it came to his senses, tumalikod siya sa kasalanan at tumakbo pabalik sa iyo. Yun lang po minsan ang kulang sa amin. Minsan tumatalikod kami sa kasalanan pero wala ka sa picture. Kaya bumabalik lang kami ulit, nagre-relapse, ika nga. Pero Lord, ngayon, yung mga nakikinig, more than sa prize na makukuha pag naging contestant sila, nawa Panginoon na tumalikod na sila sa kanilang mga kasalanan, na ang greatest blessing and reward ay hindi yung maging contestant, bagkos maging anak mo sa pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa iyo. Dinadalangin namin si Jericho na makalakad na muli, Lord God. Ikaw po, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kagalingan at alam namin one day si Jericho ay makakalakad dahil sa iyong miracle na ibibigay sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, we pray para po kay Brad Jeff Eliscopides. Lagi niyo po siyang babantay at aalagaan sa kanyang pagmimisyon araw-araw. Alagaan din po ninyo at pagalingin yung anak ni Jessa na kinakailangan po kaagad ng atensyong medikal ngayong araw na ito. At papalain po ninyo ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa amin ng mga uring mga gawa na ang galaw sa mundo ay patas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Brad Jeff, salamat na marami at bukas ay Friday na. Bilis talaga ho ng oras. Ha? Parang kailan lang, ano po, ganun po talaga. Kaya, ano ho, we live by the day and always enjoy God's blessings. Amen. Salamat. Amen. At ngayon din ay blessing salamat dahil birthday ni Ginoong Lito Hoson ng Twin Bar Metal Group of Companies. Sir Lito, happy birthday happy to you. Happy birthday, sir. Pagbati rin po ng happy birthday kay Dr. Emmanuel Lennon. Opo, na nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Ayan, happy, happy birthday. Okay, Brad? Yes, Ted. Maraming salamat siya. Warren Madrid, thank you for listening. Warren of Maxes, thank you for tuning in. Ito po ang inyong Daily Brad. Again po sa Facebook and YouTube, Pastor Jeff.ph. Puntahan nyo lang po ako doon and subscribe. God bless you. Enjoy the rest of the day. Thank you. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Fed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.